Good morning, Carlo, Edmar, and Jay. At yung kaibigan po ninyo, si Kuya Mark Clendino. Attorney, kahapon, kagabi po, ay lusot na sa third and final bidding yung House Bill po na babawi sa plangkisa ng Suwarsog Media Corporation na nag-ooperate nga dito sa SMNI. Ano ho ba yung pananaw at baga posisyon po ninyo hinggil nga po dito sa pag-aproba ng Kamara? Expected naman yan, Jade or Edmar, ay di naman natin masasabi na magbago yung isip nila. Kasi nakita mo naman from the very start na alam naman natin na yung ginagawa nila, ito yung gusto nilang gawin. Hmm. Ang ginagawa lang natin, na-delay lang kasi pinaglaban natin. We did all our best, our effort, but unfortunately, our best is not enough for them kasi close na talaga ang utak nila, close na talaga ang pag-iisip nila, na gusto talaga nila na pawian ng prangkisa ang SMNI kahit na labag yan sa saligang batas, may napayulit na batas, may napayulit na karapatan, lalo na ang freedom of press and freedom of expression and due process. But we are already expecting it. So hindi na yan bagong balita, lumang balita na yan. But hindi pa naman yan, hindi pa tapos ang laban, mga kasama natin sa SMNI. Pupunta pa tayo, yung batas na yan, bill na yan, pupunta pa sa Kongreso. And sa Kongreso, I'm hoping, expecting na mas matalino yung mga congressman o mga senador, mas open-minded, irespetuhin ang saligang batas at yung freedom of press and freedom of expression. Yes, Attorney Mark, ang tanong ng ating mga kababayan na ngayon, kailan ba malalaman kung sino yung mga bumoto pabor para tanggalan ng prangkisa? Dahil atat na rin silang, di ko lang alam, bakit hinihingi ng ating mga kababayan, lalo mga netizen, kung sino-sino mga to? Almost lahat po ng congressman. Alam naman natin yan, controlled yan ng speaker ng ang Congress. Lahat po ng congressman, except apat na I don't know, so sino yung apat na nag-disapprove, then apat ang nag-abstain, 8 ang hindi talaga bumoto, but almost all, lahat po, almost all ng mga congressman, bumoto sila sa pagtanggal ng prangkisa ng SMNI. Ano ang tingin mo na magiging mensahe nito, lalo na sa mga mamamahayag, mga dambuhalang mga network, pati na rin yung mga maliliit na mga network? Dahil parang ano na eh, na nabubusalan na, gusto nilang busalan, gusto nila kung ano yung marinig nila, eh yun lang ang dapat bang ilabas ng media at hindi na tayo pwedeng mag-question at hahanapan ka na lang ng butas kahit meron naman tayong posisyon, meron tayong depensa, pero tila bulag sila dito. So nakita mo na natin na yung ginagawa nila is actually parang atake na. Ang freedom of press, freedom of expression, and media industry is under attack right now in this administration. That's why kailangan po natin magmasid, kailangan po natin mag-observe kung yung mga ginagawa ng ating gobyerno ngayon, because the freedom of press, freedom of expression, and yung media industry right now is under attack sa lower house. And I'm hoping na hindi iyan mangyayari sa House of Senate. Hanggang ngayon ay nasa indefinite suspension pa rin ang SMNI. May hearing na po ba dyan sa NTC? Meron pa silang paliwanag? May plano pa ba silang dinggin ang panig ng SMNI? Abalang-abala na ba sila masyado ang NTC? At parang wala nating naririnig mula sa kanila. Okay. Yung NTC naman, ang nangyayari sa NTC, parang tinulugan yung mga motions natin. Una, yung nag-file tayo ng motion na i-hold muna yung 30 days indefinite suspension, ang ginagawa lang kasi ilang araw hindi nila ginagawa yung trabaho nila, nag-file tayo ng motion na sagutin na nila. Kung i-deny man nila yan, i-deny nila para matapos na. So, good thing kahapon or isang araw, natanggap natin yung resolution ng NTC denying our motion for reconsideration. Para at least, pwede na tayo mag-file ng petition for certiorari sa Court of Appeals. But with respect sa motion natin na mag-hearing, tulog pa. Tinulugan pa yan ng NTC. Wala pa talaga schedule kung may hearing pa ba or wala nang hearing doon sa NTC. But with respect sa yung tinatawag na 30 days indefinite suspension,
yun ang denied na nila. So we are going to file a certiorari petition sa Court of Appeals on the ground that there is grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction on the part of NTC. Yan ang isa sa mga posible na bubusisiin din sa Senado dahil naghain ng resolusyon si Senador Robin Hood Padilla, no, patungkol dito sa pag-question sa naging hakbang ng NTC. Yes, tama. So that's why nagpapasalamat po tayo ni Senator Robin Hood. At least nakita talaga niya na may certain problem, may problema itong NTC. Baka na parang sinurrender talaga ng NTC ang kanilang quasi-judicial function by the mere resolution sponsored by our friend, my friend, Congressman Miggs Nograles. Mm-hmm. At kung mapapatunayan naman na merong pag-aabuso, ano ang magiging hakbang o posibleng maging hakbang sa hinaharap pag inabuso yung kapangyarihan, Attorney Mark? Kung may pag-aabuso, yung mga order, lahat po ng order ng NTC, mabaliwala yan. Mag-order ang korte, ang Court of Appeals or the Supreme Court, mag-issue ng order na yung lahat ng mga resolution or decision ng NTC, void yan from the very beginning. Then, pwede po tayo mag-file na, depende sa legal team ng SMNI, we will discuss it, but our plan, posible mag-file po tayo ng draft case sa Office of the Ombudsman against the commissioners and chairman ng NTC. Attorney Mark, si Carlo po ito, matanong ko lang, no, bakit kaya gigil na gigil sila na maipasara ang SMNI? So may nagdikta. Yun lang talaga yan. So kung may nakausap ako mga officials ng NTC, even the congressman, na humingi ng tawad ka sa akin yung isang congressman, sabi nila, Attorney Mark, pasensya na ha, trabaho lang, may sinunod lang kami. Ibig sabihin, may hindi talaga sila nag-base sa evidence. Kasi in the very first place, wala talaga tayong, hindi tayo binigyan ng pagkakataon na magpresenta ng evidence. Kasi isang sentence, dalawang sentence na sasabihin natin, may magsasalita ng grandstanding na congressman. Durdurugin ka pa na parang kang isang criminal. That's why, durdurugin ka, papayain ka, so paano ka makapag-explain na legal yung ginagawa lahat ng congressman o ng SMNI. So ginagawa natin, para wala silang choice, gumagawa tayo ng position paper. Word for word, punto per punto, sinasabi natin lahat na po ng mga argument natin in favor of SMNI, yung mga depensa natin, sinasabi natin in document. Kasi nga, hindi tayo binigyan ng pagkakataon na magsalita. So, binigay natin yung position paper. Sabi nila, wala na, late na itong position paper. So, so sabi ko, kahit na late, sana basahin man lang ninyo bago kayo mag-decide. Yun lang ang pag-iusap ko eh. Bago kayo mag-decide, in the spirit of due process, in compliance with the due process clause of the Philippine Constitution, basahin nyo po yung position paper natin. Pinaguran po namin ng legal team yan. Basahin nyo man muna bago kayo mag-decide. Unfortunately, if you check the videos ng Congress, yung sa committee, after nila magbotohan, wala pang 5 minuto, may committee report na. Ang bilis. Ibig sabihin, prepared yung na. Mga hearing, moro-moro yun, pero may decision na pala. May decision na kasi after sila magbotohan, hindi pa nga tapos yung sabi ko, nagbotohan na sila. Sabi nila na yung position paper, pasahin daw nila sa plenary. Unfortunately, walang nangyaring pagbabasa. Hindi nila binabasa yung position paper natin sa second reading. Sa even the third reading, hindi nila binabasa yan. Kasi doon pa lang sa committee hearing, after the putuhan, wala pang 5 minuto, may resolution na. Binabasa na nila ang resolution na they are recommending the suspension or the revocation of the franchise ng SMNI. So halata, mapansin nyo man yan na at least binigyan man nila ng isang araw bago sila mag-issue ng committee report. But in this case, after botohan, wala pang 5 minuto, may resolution na. Klarong-klaro na may nagdikta sa kanila. Hindi sabihin ko sino,
alam ng taong bayan yan. Basta, with respect sa mga congressman, may nagdikta. With respect sa MTC, klaro-klaro, per record, may resolution. Ang isang congressman, kasama pa natin dyan, kaibigan pa natin, gumagawa ng resolution, urging the NTC to suspend. Ibig sabihin, itong NTC naman, nadiktahan naman. Sinuspend, sinurrender nila ang kanilang quasi-judicial power sa mga congressman. Nag-base lang sila sa kanilang desisyon based sa mga sinasabi ng mga congressman. So, halata-halata na yung due process ng SMNI hindi talag, na-violate talaga. Nakita naman natin sa NTC, sila ang huwes, sila ang fiscal, sila din ang executor. So, ngayon ko lang nakakita ng isang korte, isang quasi-judicial body, na sila lahat, sila pa ang complainant, sila ang fiscal, sila din ang huwes. Alright, attorney, nabanggit mo yung position paper ng SMNI dahil nga inilusot itong House Bill ng Kamara. Dahil doon sa sinight nila yung mga violations, no, alleged violations, kabilang na nga yung pagpapakalat daw ng fake news, yung red tagging at ang itong corporate offenses. Ano ba yung may summary ka ba doon, attorney, para lang sa kaalaman ng ating mga kababayan doon sa position paper ng SMNI? Haba-haba yung position paper na yan, Jane, okay? In fact, isa ka sa nagbuhat to, ilang kilo yon. I think that was per set is about almost 150 to 70 pages per page. Kasama doon yung mga attachment. Una doon, sabi nila, may na-violate daw na provision na fake news. Sabi ko, wala fake news. Kasi basahin mo po ang kinatawag na prangkisa ng SMNI, intentional and deliberate false information. Ang tanong, was there intentional? May sinadya ba na magbigay ng fake news or false information? Wala. In fact, in the Supreme Court decision ng US na kinopya natin sa Pilipinas, yung Times, News Times versus US, ang halagay doon na even erroneous or may pagkunting pagkakamali na pag-reporting, kasi hindi naman tayo perfect, may minsan magkakamali tayo, kasi tao lang tayo, even yung bukunting pagkakamali or may erroneous or inaccurate reporting is still covered by the freedom of press and freedom of expression guaranteed under the Philippine Constitution. Yan. Hindi nila pinansin yan. Second, yung tinatawag na hindi na tayo nagbigay ng hindi na tayo nagpaalam sa Kongreso sa mga pagbabago sa mga shares of stocks. Klaro-klaro naman doon sa ating prangkisa na magpaalam na tayo sa Kongreso kung ang shares of stock is yung tinatawag na controlling interest na ang epektuhan. Ibig sabihin ng controlling interest, more than 50%. In this case, ang Kingdom of Jesus Christ is still controlled more than 50%. So wala namang nagbabago. Ang controlling interest still the Kingdom of Jesus, the executive pastor of the Kingdom of Jesus Christ. So ibig sabihin, there is no controlling interest na naepektuhan. So, hindi kailangan talaga mag-report. Like, for example, yung 1.5% na share ni Pastor Apollo Kibuloy na dinonate niya sa isang kooperatiba, that's only 1%. So, paano natin wala na violate na batas? Kasi, ang very clear batas, pagpaalam tayo, magbigay tayo ng information sa Congress, sa Committee on Franchise, pag naepektuhan ang controlling interest, meaning more than 50%. And ang third na inisyo naman nila, yung marami pa, actually nakalimutan ko na iba. Basta number 3 yung tinatawag na franchise, yung more than 50%, and yung tinatawag na offering to the public, yung 30% offering to the public. Sabi ko, we are on the process of offering the shares of stocks of Suerso Media Corporation to the public. In fact, 1.5 binigay na natin sa isang kooperatiba. Ang tanong, bakit daw hindi natin binigay agad-agad? Hindi natin pwede i-compare ang Suarasug sa ibang korporasyon. Kasi sa ibang media corporation, nakalagay doon sa kanilang prangkisa na within 5 years, dapat yung 30%
ibigay sa public within 5 years sa ibang mga prangkisa. But with respect to Suarso Media Corporation, wala nakalagay. So pwedeng 6 years, pwedeng 7 years, pwedeng 8 years, pwedeng 10 years. It means walang intentional or deliberate intention to commit any or violations of the law. So we all comply with the law. And lastly, yung pagdagdag natin ng subscription, dati kasi ang Suarso, maliit lang muna yan, nag-start yan na 50 million ang capitalization ng Suarso. Ngayon, umabot na ng 650 million. Ang tanong, kailangan ba bang i-inform ang Congress kung dagdagan ang shares of stocks ng Suarso? Hindi. Kasi ang sabi ng batas, sale lang. Pag nagbenta ka with respect to controlling interest, yan, pwede ka magpaalam sa Congress. But in this case, walang pagbebenta. Kung hindi, dinagdagan ang capitalization from 50 million to 650 million. Ang tanong, is subscription or ang pagdagdag ng capitalization is considered sale? No. Basic yan. Nakalagay yan sa may mga jurisprudence sa ating Korte Suprema or even expert in corporation law that subscription is not equivalent to sale. Therefore, there is no need to inform the House of Representatives. And lastly, Edmar, yung tinatawag na basta marami, I forgot sa iba, yung subscription, okay na subscription. So, yun talaga ang lahat na sinasabi nila na violate natin, na sinagot naman natin isa-isa yon. So, wala talaga ang violation. And lastly pala, yung discrepancy. Walang discrepancy sa pagsubmit natin sa SEC and pagsubmit natin sa Congress. Bakit walang discrepancy? Kasi noong nagsubmit tayo sa Congress, April of 2021. Of course, April 2021 tayo nagsubmit. Ang GIS na atas natin is the GIS of 2020. Bakit hindi 2021? Kasi ang meeting, ang board meeting na Suarso is July of 2021. Therefore, ang sagot talaga natin, April tayo magpadala sa Kongreso at saka sa SEC, yung 2020. Kasi ang meeting ng Suarso, yung board meeting is July of every month. So therefore, April pa natin nagpadala sulat. So yung last year na GIS muna ang na-attach doon sa letter na Suarso doon sa Congress at saka sa SEC. Pagdating doon sa red tagging, attorney, isa din yan sa ibinabato sa SMNI. Yung tinatawag na red tagging, there is no law na nag-violate ng red tagging. So, hindi yan matatawag na violation yan ng isang prangkisa. Assuming na illegal yung red tagging, dapat ang idemanda nila, yung red tagger lang na media personality not to affect the franchise, kasi ang franchise nakalagay lang doon there is violation of the franchise in case there is intentional or deliberate false information. Wala na nakalagay doon na red tagging. Granting na may na-violate na red tagging ang certain program ng SMNI, yung program na yan ang i-suspend or itanggalin or kasuhan yung anchor ng SMNI not to affect or affect the franchise ng SMNI. Sa madaling salita, attorney, walang nilabag ang SMNI. Hinahanapan lang ng butas na, para tuluyang malingwak. Hindi tayo binigyan ng pagkakataon magpapaliwanag. Yun lang yan. If you check there, nakaupo ka dyan, magsalita ka, sisigaw-sigawan ka, hindi pa tapos yung punto ko na magpaliwanag, sigaw na naman, hindi pa ako tapos na sabihin yung dapat ko sabihin, may naninigaw, may nananakot na ipakulong ka, i-contempt ka. Paano ka talaga makapagpaliwanag kung ganun ang sitwasyon? So, there is no impartial tribunal in the committee. So, kasi walang impartial tribunal, so parang sabi nga nila na paano natin makuha yung due process kung doon pa lang moro-moro ang nangyari. In fact, hindi pa nag-umpisa ang investigation
may sinasabi na yung mga congressman na may na-violate na daw ang SMNI. So hindi nila pinagbigyan ng pagkakataon, wala pang pagkakataon na mag-explain, may desisyon na sila na na-violate daw ang SMNI. Bakit? Kasi may nagdikta sa kanila na dapat tanggalan ng prangkisa ang SMNI. Attorney, mensahe po ninyo sa ating mga kababayan, mga tagasunod po ng SMNI na talagang naniniwala dito sa network na nagpapahayag ng mga katotohanang balita at walang takot ha, na nagsisiwalat ng sino-sino ba yung mga konektado nitong CPP and PNDF. Sa ating mga kaibigan sa SMNI, lalo na yung mga followers natin, mga member ng Kingdom of Jesus Christ na number one na mga followers ng SMNI, yun ang palagi ko sinasabi, tuloy ang laban. Hindi pa tapos ang laban. Ngayon, maybe nirevoke nila, but hindi pa ito ang katapusan. Kasi ang katotohanan nasa atin, ang hustisya nasa atin, and yung Diyos sa atin kakampi. That's why we will get justice. Maybe not now, hopefully tomorrow, next week, or even next year, magkuha natin ang hustisya. Tuloy ang programa ng SMNI. Ayan. Maraming salamat, Attorney, sa inyong pong oras at sa pagbibigay po ninyo ng impormasyon ngayong umaga. Mabuhay po kayo. Ingat po. And po si Attorney Mark Tolentino, ang legal counsel po ng SMNI ating nakasama. Ano ba yung masasabi ninyo mga kapartners? Opinyon, komento. Higil nga po dito sa paglusot ng yung House Bill na babawi sa prangkisa ng SMNI.